Kasado na ang play-in tournament sa Eastern Conference habang wild pa rin yung West. Maghaharap ang Atlanta Hawks at Miami Heat na kung sino yung manalo magiging number 7 para makalaban ang Boston Celtics sa first round ng NBA playoffs. And it's not a good season sa Hawks kontra Heat. Sa kanilang apat na meetings, isang beses lang nanalo yung Hawks. Sa kanilang first meeting noong November 27, panalo ang Heat 106-98 courtesy of the 32 points of Bam Adebayo. That time, struggling pa yung Heat sa kanilang mga road games. First meet nila, main goal talaga ng Heat is maging under 100 yung Hawks. Second meeting is noong January 16, nakabawi ang Hawks 121-113. Medyo swerte pa yung Atlanta sa larong ito kahit sobrang dami nilang turnovers ay nairaos yung laro. Trae Young with 10 turnovers but Murray had an efficient night with 28 points, scoring 12 in the final period. Sa kanilang third meeting, panalo ang Heat courtesy of Bam Adebayo's 30 points and 11 rebounds. And a 2-point win naman sa kanilang fourth meeting, Butler with 26 points, 10 rebounds, and 9 assists. Based on their matchups, medyo may advantage yung Heat because of their defense. On the other hand naman, Hawks can win this if Trae Young limits his turnovers or mas maiging wala. Be more of a good decision maker, good playmaker para sa team mo. Don't force shots, maging patient lang on the runs. Kasi delikado talaga yung defense ng Heat, especially kapag hindi nakagalaw dito si Trae Young at DeJounte Murray. Sa kabilang matchup naman, Toronto Raptors versus Chicago Bulls, ang mananalo kakalabanin ang talo sa Hawks at Heat for a chance na maging number 8 para makalaban ang Milwaukee Bucks. Tatlong beses nagharap this season ang Bulls at Raptors in favor of Toronto 2-1. Back-to-back game sila noong November 6 at 7. Raptors won the first game and then bumawi yung Bulls. And yung kanilang latest matchup or yung kanilang third matchup is noong February 28, panalo ang Raptors 104-98. First time na makakalaban ni DeRozan yung dati niyang team sa isang playoff matchup. Medyo question lang yung kanyang playoff presence kasi last year nag-deep down ito sa kanilang series contra Bucks at na-sweep sila from 27 points per game, grabe yung hype niya, all-star, to 20 points on 41% shooting. Kaso, ganun din naman para sa Toronto Raptors kay Fred VanVleet. Last year contra 76ers sa first round, 13 points per game lang on 35% shooting. I know yung odds is nasa Raptors but I can see the Bulls na kaya nilang matalo yung Raptors kasi hindi ko nakikitaan ng direction yung team ng Toronto ngayon. Samantalang hungry yung duo ni Lavin at DeRozan to prove something na pwede silang maging mag-teammate just like the Tatum and Brown. Pero kayo ba, sino sa tingin nyo sa apat na teams ang makakuha ng number 7 at number 8? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.